So guys, nandito po tayo ngayon upang magkwento po about po sa buhay ni D. Villanueva. Baka kilala niyo siya. So, alam niyo na ba yung dati yung background niya kung saan po simula din siya sa hirap ng buhay. Sobrang itim ng muka, ang pangit ng muka dahil sa pimples. So, yun. D. Villanueva, daming pinagdaanan sa buhay. Naging call center agent din siya. At nangyari doon, nung naging call center agent siya, ang hirap, yung dumami na yung ano niya, yung pimples niya. At ang maganda doon, gumamit siya ng isang product, no. Yung product no, nang galing sa isang company kung saan yung pangalan niya ay Frontro. So yun, doon nag-transform yung mukha niya. 2017 naging ano siya, mga ludi ng 2017 nung naging kabilang siya doon. So, yun yung maganda doon. Nag-transform yung mukha niya nang dahil sa product nilang Lux White. At ang maganda doon, si D. Villanueva, so nang dahil sa transformation niya, nang dahil sa product ng Frontro, malaki din yung kinita ni D. Villanueva. At the same time, malaki din yung kinita ng Frontro doon sa kanya. So, nang dahil sa kanya, lumaki yung Frontro, mas lalo yung lumaki yung Frontro. Kasi yung daming taong naniniwala sa product eh. Kasi nakikita talaga na sobrang effective talaga ng product. So, hanggang ginawa niya yung business ng Frontro. At dumating yung araw na kumikita na siya ng malaki. At yun, nakapag-incash siya ng maraming cheque. At salagang ano yan, 205,100 pesos. At the same time, no, ginawan siya ng billboard ng Frontro. Makikita nyo sa Maynila, pag palagi kayong gumagala, di ba, makikita nyo yan. At the same time, dahil dun sa transformation niya, si D. Villanueva, na-picture din siya isang radio. So, yung radio na yun is Barangay Love Story 97.1. No? So, dun na-picture si D. Villanueva, kumbaga, sabi nga niya, kung gusto mo daw ng pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Yun yung sabi niya, narinig ko yun, nakita ko yun sa ano niya. So, yun yung ano ni D. Villanueva. Kaya, yun, na-featured siya sa iba't ibang radio, TV, at the same time, no? Nung dahil sa nangyari, no? Nangyari na gumamit siya ng Lux White, lumaki yung kita niya. So, hanggang hindi niya na napigilan yung kita niya, dami na talagang sumasali sa kanya, sa Frontro, no? At hindi natin akalain na sa lalaki na kinikita niya, o oh, yun, ang dami sumasali sa kanya, hindi natin akalain na si D. Villanueva masisira sa Frontro. So, hindi ko alam kung ano yung nangyari, pero hindi naman ako sa ano eh, wala naman akong kinakampayan, pero yun, kumita naman ng lalaki si D. Villanueva doon, at saka yung mali lang doon, yung Montero na nilabas sa kanya, ginagamit niya, akala niya sa kanya. Yung kumita siya ng 1.2 million. Akala niya sa kanya yung ano, yung Montero Sports, pero yung kapangalan pala sa Frontro. Ang masaklap doon, kinuha ng Frontro nung siya ay gusto ng palisin sa Frontro. So, ang dami niya ginawa sa Frontro, dami niya sakripisyo, sabi niya. Pero wala ding patutunguhan yung ano, lahat ng nawala lahat yung pinaghirapan niya. Naging top earner siya, no, si D. Villanueva. So kumita siya ng pinakamalaki talaga, hindi normal na kita ng isang tao. Kumita siya ng 2.5 million at the same time sa Frontro. So yung nangyari, ang hirap talaga paniwalaan na si D. Villanueva nawala sa Frontro, same time nagkasiraan sa Frontro, natolpo. Diba? Kaya pinakamasaklap doon yung buhay natin, kumbaga, minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba. Pero kailangan natin gumawa talaga ng mabuti sa kapwa tao. Yun, nakapag-travel siya at different country. So, yun sa atin, gawin lang natin yung tama para kasi pag nagsimula ka sa tama, kailangan yung dulo nun tama talaga yung mangyayari. Pero pag nagsimula ka po sa mali talaga yung mangyayari sa dulo. Kaya, yun sa atin, na kung sino yung nanonood ngayon, so, isang ano na po to, isang paalala sa lahat, kumbaga,
na tayo ay maging mabuting tao lang sa lahat ng bagay. Salamat po at thank you so much sa inyong lahat. God bless po.